Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Jun Soriao at si Monica Veralio Tantoco. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. We will proclaim the 12, but there will be no standing or ranking. Ipoproclaim po yung 12 na highest na nakagarner ng votes. Order of proclamation ng 12 nanalong senador hindi batay sa bilang ng botong nakuha ayon sa COMELEC. Hindi sinasabing bawal, hindi sinasabing pwede, but it's a case-to-case basis wherein the commission will be making a determination po. Pag-upo ng hindi nominado sa party list, nakadepende sa COMELEC and bank. Ito naman po ay nakapaloob na doon sa ating omnibus rules on minimum wage determination na yung mga micro businesses in retail and service sector that are employing not more than 10 workers can apply for exemption. Mga maliliit na negosyo sa retail at services maaaring mag-apply ng exemption sa wage increase. And we are so close to finally end terrorism in the province of Sulu. Malaking impact po kung tuluyan ng mahuli yung isa sa mga leader ng bandidong grupo na si Radulan Sayron. Armed Forces of the Philippines, kumpiyansang malapit nang matapos ang terorismo sa Sulu. Magandang hapon, tayo po ay sabayang napapanood sa Facebook at YouTube accounts ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. At una sa ating mga balita. Itinakda na ng Commission on Elections ang araw ng Miyerkules at Huwebes para sa proklamasyon ng mananalong 12 senador at party list groups. Ngunit ipinaliwanag ng COMELEC na ang pagkakasunod-sunod ng mga ipoproklamang senador ay hindi nakaayon sa ranking o sa dami ng nakuhang bilang na boto. Ito ang balita ni Aiko Miguel live. Aiko, ano ang kaibahan ng proklamasyon ng mga senador ngayong 2022 kumpara sa mga nagdaang halalan? Yes, Jun, isinasapinal na ng Commission on Elections ang proklamasyon ng mga bagong halal na senador sa Miyerkules. Magsisimula nga ito ng alas 4 ng hapon. Sabay-sabay ang pagproklama sa 12 senador, ngunit ang kaibahan nito ay hindi sila tatawagin depende sa dami ng kanilang botong nakuha. Jun, ayon kay COMELEC Acting Spokesperson Director John Rex Laudianco, hindi nila maaaring gawing batayan ang ranking dahil may isasagawa pang eleksyon sa Lanao del Sur. We will proclaim the 12, but there will be no standing or ranking. Ipoproclaim po yung 12 na highest na nakagarner ng votes. Walang standing pa or ranking in the meantime dahil nga kukumpletuhin natin yung Lanao del Sur. Jun, paliwanag pa ng COMELEC, ang mga ipoproklama ay sigurado ng pasok sa top 12. At kung anuman ang kalalabasan ng special elections ay hindi na itong gaanong makaapekto sa kanilang pangunguna sa halalan. Maari lang po magkaapekto sa standing but not the winning senators po. That's why we are confident to proclaim the 12 on May 18, 4 p.m. Alas 4 rin ng hapon, isasagawa sa Huwebes ang proclamation ng mga party list na may tiyak ng posisyon sa mababang kapulungan ng Kongreso. Not all 63 seats will be proclaimed on Thursday. It will only be limited to those who are sure that have garnered the guaranteed seats. Okay. Ililimit po natin yan because on the mid and the bottom part of the computation, the remaining total number of party list votes might affect the positioning and standing of the party list groups.
Nilinaw din naman ng COMELEC na kasama na sa limang bisita ng mananalong senador ang kanilang documentation officer. Pinapasumite na ng COMELEC ang vaccination status ng mga mananalong senador maging ng kanilang mga kasama. Paalala ng COMELEC sa mga dadalo ng proklamasyon, makiisa at sundin ang mga protocols lalo't na sa gitna pa ng pandemya ang bansa. Lahat dapat ay naka-face mask pa rin at may temperature screening pagpasok ng PICC Forum Tent City dito sa Pasay City. Ang egress po nila, of course, they will pass through our security egress. They would have to confirm na rin po, we will confirm beforehand yung kanilang vaccination cards para po madali na yung ingress. Our ceremonies are formal and alam ko naman po na they will be cooperating with us as they have before. So we have procedures, we have rules, we have guides who will assist them and we hope that we could maintain the formality of the occasion. June, ipinaliwanag naman ni COMELEC Commissioner George Erwin Garcia na maaari pa rin maupo ang isang kandidatong may disqualification case hanggat wala pang hatol laban sa kanya. Hanggat wala po kasing final na decision doon sa issue ng disqualification at wala pong na pinaprevent kami pati magproklama, wala po kaming choice kung hindi iproklama po ang mananalo, lalo pat ang mananalo ay sa senador halimbawa. Ngunit iba naman ang pulisiya kapag party list na ang may kinahaharap na disqualification case. Sa party list po, iba po yung rule natin doon. Ang nagiging rule po dati ay kapag ka ang party list ay humaharap ng disqualification, hindi muna pinapaproklama. O kapag ka naman ang humaharap ng disqualification ay yung nominees, hindi muna pinoproklama yung nominees, pero pinoproklama na po yung party list. Samantala, June, natanggap na ng National Board of Canvassers ang electronic certificate of canvass ng Hong Kong at China maliban na lang sa Shanghai, China na magsasagawa pa lang din ng special elections pagkatapos ng lockdown sa lugar. June, as of 5 p.m. dito sa PICC Forum Tent City ay hindi pa sinususpend yung canvassing ng National Board of Canvassers, ngunit ang iniintay na lang na COC dito ay yung COC ng gagawing special elections sa ilang barangay sa Lanao del Sur. Hihintayin pa rin yon na maisagawa yung kanilang halalan, ngunit magpapatuloy pa rin ang proklamasyon sa Miyerkules para sa 12 mananalong senador at sa Thursday naman o Huwebes naman ng hapon, ang proclamation naman ng ilang party list groups na may guaranteed seats na. Hinihintay nating matapos itong sesyon na to at kung ano ang maibibigay na update ng NBOC para sa mga susunod pang schedule dito bago ang proklamasyon ng mga senador at party list groups. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, June. Oo, ay ko natatanda ko dati kasi pag iproproklama parang kung sino yung mauna, siya muna, di ba, nung nakaraang 2019. Pero kung sabay-sabay silang ipoproklama yung 12 senador, meron bang nakalaan ngayon dyan na holding area para sa kanila at sa kanilang mga kasamahan? Kasi dapat ma-observe din yung social distancing. Tama ba yun, Aiko? Yes, June, tama yan. Dahil lalo na nga ngayon na sa gitna ng pandemya ang bansa, ay nakaantabay tayo kung ano yung magiging holding area ng mga mananalong senador at maging yung kanilang 5 guest. So, hindi pa natin alam ngayon kung saan yung eksaktong lugar, pero tinitiyak naman ng COMELEC na mabibigyan sila ng lugar bago sila talagang tawagin o formal na isagawa yung programa sa proklamasyon. Sa ngayon, June, ang sabi ng COMELEC kanina ay isinasapinal pa nila ang ibang proseso at ilalatag nila ito bago ang araw ng Miyerkules, June. Alright, maraming salamat, Aiko Miguel. Sa iba pang balita, tuloy-tuloy ang pagdating ng Certificates of Canvass o COCs at Election Returns sa Senado para sa Presidential at Vice Presidential Elections. Dito pansamantalang mananatili ang mga ballot boxes na naglalaman ng COCs bago isagawa ang canvassing sa Batasang Pambansa sa susunod na linggo. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Halos 80% ng Certificates of Canvass o COCs para sa pagkapangulo at pangalawang pangulo ang na-turn over na sa Senado. Ngayong Lunes, nasa 128 COCs na ang natanggap ng Senado mula sa kabuuang 173 COCs na inaasahang ito-turn over sa mataas na kapulungan ng Kongreso.
Kabilang sa mga bagong natanggap na COCs ay mula sa mga probinsya ng Quezon Province, Isabela, Mountain Province, Lapu-Lapu City, Davao del Norte, General Santos City, Sultan Kudarat at North Cotabato. Na-turn over na rin sa Senado ang COCs ng overseas absentee voting mula India, Lebanon at Italy. Sa ngayon, mananatili muna sa storage facilities ng Senado sa Pasay City ang mga ballot box na naglalaman ng COCs bago dalhin sa batasang pambansa sa Quezon City. Sa May 24, magkoconvene sa isang joint session ang Senado at Kamara bilang National Board of Canvassers para simulan ang canvassing ng mga boto para sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. Nakasaad sa Article 7, Section 4 ng Saligang Batas na kailangang itransmit sa Kongreso sa pamamagitan ng Senate President ang election returns para sa pagkapangulo at pangalawang pangulo, habang kailangan namang mabuksan ang lahat ng COCs sa isang joint session para sa gagawing canvassing ng boto nang hindi lalampas sa 30 araw matapos ang eleksyon. Samantala, inanunsyo naman ni Senate President Vicente Soto III na suportado ng kanilang partido na Nationalist People's Coalition o NPC si House Majority Floor Leader Martin Romualdez bilang susunod na House Speaker. Si Soto ang umuupong chairman ng NPC. Ayon sa Senate Leader, matapos ang kanyang konsultasyon sa mga lider ng Kongreso, napagkasunduan-anya ng kanyang partido na magbigay ng unconditional support kay Romualdez bilang House Speaker ng 19th Congress. Sa Senado, wala pang kumpirmasyon kung sino ang susunod kay Soto bilang Senate President. Pero ilan sa mga matutunog ang pangalan ay sina Senator Cynthia Villar at Antique Representative Loren Legarda. Pero una nang sinabi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Meg Zubiri na masyado pang maaga para pag-usapan ang Senate leadership. Aniya, dadaan sa demokratikong paraan ang kanilang magiging pagpili ng mga susunod na leader ng Senado na base sa kwalipikasyon at katangian na magpapanatili sa tradisyon ng Senado bilang isang institusyon. Horling Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakadepende sa Commission on Elections o COMELEC and Bank ang pag-upo ng isang hindi nominado bilang kinatawan ng isang party list group. Samantala, tuloy na sa May 24 ang isasagawang special election sa Bayan ng Tubaran sa Lanao del Sur. Ito ang balita ni Dante Amento. Dante, ano ang magiging proseso para malaman kung ang isang hindi nominado sa isang party list ay makakaupo hindi? At bakit ganito? Ibig bang sabihin merong nag-withdraw ng kanilang nomination? June, ayon kay COMELEC Acting Spokesperson Director Jan Rex Laudianco, magsasagawa muna ng pagdinig o hearing ang Commission on Bank. Ito kasi yung Commission on Bank, June, ang siyang may pinal na desisyon sa isyung ito. Paliwanag ng komisyon sa ilalim ng Republic Act 7941 o ang party list system sa bansa, hindi talaga maaaring umupo sa pwesto bilang kinatawan ng isang mananalong party list kapag walang certificate of nomination at certificate of acceptance of nomination. Kailangan din na maghain ng substitution ang sinuman na napili ng party list na humalili bilang kinatawan nito. At ang paghahain ng substitution para sa isang party list nominee ay natapos na noong November 15, 2021. After that, November 16 and onwards, up to the midday of the elections, ang susunod na maaari magkaroon po ng pagbabago is on account of incapacity or death. Okay. Yun po yung permitted pa na mag-substitute after November 15. Pero nang tanungin ang komisyon kung ano ang mangyayari kapag pagkatapos ng proclamation ng nominees ng isang nanalong party list ay umatras lahat ang mga ito, sagot ng COMELEC, nasa determinasyon o sariling pagpapasya na ito ng COMELEC and Bank. Titingnan ng komisyon kung maaaring payagan na maging substitute ang hindi naman nominado. Aalamin ang mga pangyayari o dahilan bakit umatras ang mga nominee. If ever there are cases like this, for sure, the commission will make a determination and that determination will be through a hearing. Hindi sinasabing bawal, hindi sinasabing pwede, but it's a case-to-case basis wherein the commission will be making a determination po.
Una nang nag-post sa kanyang social media page si dating COMELEC Commissioner Rowena Aguanzon na balik trabaho na siya bilang isang congresswoman. Wala pang impormasyon na ibinigay ang COMELEC kung si Aguanzon ay nominee sa isang party list group, partikular ng P3-PWD na kanyang ikinampanya. I have yet to make a confirmation with the law department po regarding that. Ano? After checking, kung meron man po, we will be announcing na lang sa inyo. Samantala, tuloy na sa May 24 ang special election sa bayan ng Tubaran sa Lanao del Sur. Nasa 11,557 ang mga rehistradong butante sa lugar, pero nasa 6,921 voters lang mula sa 12 barangay ang kasama sa special elections. Ang dahilan ng special elections doon ay dahil sa nangyaring kaguluhan, pagbabanta at pananakot noong election sa mga Board of Election Inspector. Samantala, June, ang dalawang bayan naman ng Butig at Binidayan, dyan pa rin sa probinsya ng Lanao del Sur, ay wala pang tiyak na petsa kung kailan magkakaroon ng special elections. Kaya naman magkakaroon na ng proclamation ng mga mananalong senador sa darating na Miyerkules ay ayon sa COMELEC, wala nang epekto itong magiging boto dyan sa tatlong bayan sa Lanao del Sur na magsasagawa pa ng special elections doon sa kumbaga ranking noong kumbaga doon sa mga tiyak ng mananalong mga senador, kaya hindi na hihintayin pa na matapos yung special elections. Samantala, doon sa isa mo namang tanong kanina, June, kung mayroon bang aatras na mga nominee, sa ngayon wala pa namang naiulat na umatras na nominee ng iba't ibang mga party list group. Kumbaga yung naging tanong kanina, parang hypothetical question, pero nangyari na rin umano ito sa mga nakaraang halalan kung saan ang lahat ng nominee ng isang party list ay umatras. Kaya ang question ngayon, yung bang hindi pa nakasama o hindi nominado sa party list na yun ay pwede pang huhugutin o yun ba ay pwede pang i-substitute doon naman sa mga umatras na miyembro ng party list. So yan ngayon ang susunod na aalamin natin kung magkakaroon man ng ganyang issue, kung ano ang magiging desisyon naman ng Commission on Bank, partikular na ito ngayong issue ni dating COMELEC Commissioner Rowena Aguanzon, dahil nga parang mayroon siyang pahiwatig, June, na siya ay uupo bilang congresswoman pero wala namang kumpirmasyon pa sa COMELEC kung siya ay nominee ng P3-PWD party list. June? Maraming salamat, Dante Amento, nagulat ng live mula sa PICC. Samantala, may karapatan si outgoing Vice President Lenny Robredo na magtatag ng sariling organisasyon. Sa isang panayam, sinabi ng tagapagsalita ni Presumptive President Bongbong Marcos na wala silang nakikitang masama sa pagbuo ng Angat Buhay NGO kung ito naman ay sumusunod o susunod sa itinatakda ng batas. Irerespeto rin anila ang anumang gagawin ni Robredo basta may kaakibat na responsibilidad ito. Malaki ang naitulong ng hindi pagbibigay ng pera ng mga kandidato sa New People's Army o NPA sa pagkakaroon ng mapayapang halalan noong Mayo 9. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesman Colonel Ramon Zagala, humina ang puwersa ng rebelde grupo dahil kakaunti na lamang ang sumusuporta sa mga ito. Ito ang balita ni Lea Ilagan. As you know, these rebels require popular support. And popular support is their strength. And to be able to organize this popular support against government. So dahil doon, humina sila ng humina, although meron pa rin sila, they are unable to move as freely as I would want before. No? Kasi dati, kayang-kaya nilang gumalaw kasi madami silang areas that they have support. Hindi nakaporma sa panggugulo noong nakaraang halalan ang rebelding New People's Army. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Ramon Zagala, bukod sa malakas na programa ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFL-CAC, ay wala na rin halos natatanggap na suporta ang rebelding grupo mula sa mamamayan. Hindi rin aniya nagbigay ang mga kandidato ng permit to campaign at permit to win sa rebelding grupo. We believe that because of the efforts of NTFL-CAC and the partnership of all security forces to destroy remnants of the New People's Army,
resulted to that, no? Humina sila sa humina or hindi na sila nakakolekta, no? Ang tawag natin, yung tawag sa pagkolekta nila ay RBKU, yung revolutionaryong buwis sa kalaban ng uri. So we believe na severely diminished because of that. Sinabi pa ni PNP spokesperson Police Colonel Gene Fajardo na nakapagtala lamang ang PNP ng 20 validated election-related incidents ngayong halalan. Mas mababa kumpara noong 2010 national and local elections na nasa 166, habang 133 naman noong 2016. Noong 2010 and 2016 ay marami doon ay galing doon sa mga harassment at sa mga permit to campaign na mga strategy, illegal activities ng ating mga communist terrorist group. At since na-address na po yan sa pamamagitan ng mga programa under the NTF-LCAC, ay malaki po talaga ang ibinaba. Ang 20 validated election-related incidents ay naitala sa Regions 1, 3, 9, 10 at Cordillera. 7 sa naturang bilang ang patuloy na iniimbestigahan ng PNP. 9 ang nasa prosecutor's office at 4 ang naisampa na ang kaso sa korte. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiwala ang Armed Forces of the Philippines na tuluyan ng matatapos ang terorismo sa lalawigan ng Sulu. Dahil bukod sa malaking puwersa na ang nalagas sa bandidong Abu Sayyaf Group, nasusundan na rin na militar ang galaw na isa sa natitirang ASG leader. Ito ang balita ni Val Villaflor. Our commander is confident that the Joint Task Force Sulu and 11 Infantry Division can zero in the remaining Abu Sayyaf bandits because of the continuous support of the community in Sulu. Mula sa bilang na higit 500, ngayon ay nasa 70 miyembro ng Abu Sayyaf group na lang ang nag-ooperate sa lalawigan ng Sulu ayon sa Joint Task Force Sulu. Ito ay dahil sa tuloy-tuloy at pinaigting na all-out offensive ng militar na nagresulta sa pagsuko ng maraming terorista at pagkapaslang ng matataas na pinuno ng ASG. Dagdag pa rito ang inaasahang pagkahuli ng isa sa tatlong natitirang pinuno ng ASG na si Radulan Sahiron. Nasusundan na kasi ng militar ang galaw ni Salihon dahil sa pakikipagtulungan ng mga residente at sa pinalakas na intelligence operation ng AFP. And we are so close to finally end terrorism in the province of Sulu. Malaking impact po kung tuluyan nang mahuli yung isa sa mga leader ng bandidong grupo na si Radulan Sahiron. Dahil ito sa impormasyon na ibinigay ng mga residente ng barangay. Malaking bagay ito dahil natatrack o nasusundan na natin ang kanilang leader. Mula Agosto ng taong 2020 ay wala nang naitala ang militar na pambobomba at kidnapping sa lalawigan ng Sulu. Samantala, higit 100 pamilya naman ang inilikas dahil sa engkwentro sa pagitan ng ASG at AFP sa mga nakalipas na taon ang nakabalik na sa kani-kanilang tahanan sa Sulu. Makakapagsimula na rin sila ng hanap buhay sa pamamagitan ng egg-laying facilities na kaloob ng pamahalaan. Nasa 200,000 piso kada buwan ang inaasahang kita ng mga residente sa poultry farming. Nasa 600 heads or manok ang kabuuang bilang ng ready-to-lay chicken, kung saan mangingitlog ito ng estimated 1,200 eggs per day at pwedeng kumita ng 6,000 pesos per day. Nasa 1,800 pesos naman yung potensyal na pwedeng kitain ng barangay monthly at maaasahan pa natin na pwedeng lumago pa ito sa mga susunod na buwan. Tiniyak naman ng Joint Task Force Sulu na ligtas na sa lugar matapos makapagtayo ng military detachment doon. Val Villaflor, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa huling linggo na ang election campaign sa Australia. Patuloy na nauungusan ng oposisyon sa polls ang pamahalaan ni Australian Prime Minister Scott Morrison bago ang isa sa gawang pambansang halalan sa Sabado. Nakasentro ang election campaign ni Morrison sa issues sa pabahay,
Partikular na ang pagpapahintulot sa first-time buyers na gamitin ang bahagi ng kanilang retirement savings upang makabili ng bahay. Subalit tinutulig sa ito na iba dahil mas makapagpapataas pa umano ito ng presyo sa housing. Walang nakitang pagtaas sa mga kaso ng COVID-19 sa bansa isang linggo pagkatapos ng eleksyon. Payo naman ng isang infectious diseases expert sa papasok na administrasyon, ituloy lamang ang mga kasalukuyang programa ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases sa pagtugon sa pandemya. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Sa ngayon, I think very important, especially for the incoming administration, na ipagpatuloy po natin yung mga magagandang nagawa at yung mga interventions natin that are in place, the best practices, para po hindi biglang mag-surge yan. Kasi pag mangyari po yan, medyo makakadiskaril talaga yan. Kung si infectious disease expert Dr. Edsel Salvania ang tatanungin, mas mainam kung maipagpapatuloy ng papasok na administrasyon ang mga kasalukuyang estratehiyang ipinatutupad kontra COVID-19. Partikular na ang COVID-19 restrictions sa gitna ng mababang kaso ng sakit sa bansa. Ayon kay Dr. Salvania, dapat pa ring manatili ang pagpapatupad ng protocols lalo na't nariyan pa rin ang banta sa pagkakaroon ng mga bagong variants ng coronavirus. Kasi kung bigla po natin talagang palitan yan, tanggalin natin yung mask mandates or hindi tayo kasing tutok sa pagbabakuna, makaumakyat na naman ulit at mas mahirapan tayo. We are in a good at a good stage right now na as much as possible we want to maintain it. Sa kasalukuyan, nasa 987 o 60% ng total component cities and municipalities sa bansa ang nasa Alert Level 1 na, habang ilang bahagi naman ang nasa Alert Level 2. Ayon naman sa Okta Research Team, tama lang na panatilihin sa Alert Level 1 ang malaking bahagi ng bansa sa ngayon. Ito namang alert level system natin, USEC, flexible naman yan. So kung may makita tayong pagtaas, pwede naman nilang baguhin pa rin yan. Pero sa ngayon, wala pa naman, no threat pa naman tayong nakikita. Samantala, wala pang indikasyon na may local transmission na ng Omicron subvariant na BA.2.12.1 sa bansa, ayon kay Dr. Salvania. Tinatayang nasa 20% mas nakahawa ang subvariant na ito kaysa BA.2. Gayunman, mas ligtas pa rin sabihin na mayroon na ito sa komunidad at patuloy na dapat mag-ingat ang publiko. Sa ngayon, walang indication po yan, Yusek Rocky. Kasi, it's possible, lalo na sa pagkakahawa ng mga, ang bilis manghawa kasi ng Omicron. Pinag-aaralan pa po yan, but it's always safer to assume na nandyan na yan. Kaya kinakailangan po patuloy yung pag-ingat natin. Ayon sa Department of Health, may na-detect ng BA.2.12.1 sa Metro Manila at Puerto Princesa, Palawan. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling tumaas ang mga kaso ng COVID-19 sa South Africa. Bunsod ito ng mga nagsusulputang subvariants. Ito ang balita ni Kath Dumaraos. Dalawang Omicron subvariants ang dahilan ng muling pagtaas ng COVID-19 cases sa South Africa ayon sa health experts. Ito ay ang BA.4 at BA.5 Omicron strains. Sa loob ng 3 linggo, nakakaranas ng mabilis na pagtaas ng bilang ng bagong kaso ang bansa at bahagyaring pagtaas ng hospitalization rate. Mula 300 COVID-19 infections kada araw noong Abril, pumapalo na ang bilang ng bagong kaso ngayong linggo sa 8,000 kada araw. Subalit ayon sa isang researcher sa Vaccine and Infectious Diseases Analytics sa Chris Hani Baragwanath Hospital sa Soweto, wala naman sa mga ito ang nakararanas ng matinding karamdaman o namamatay. Pinangangambahang mas mataas pa rito ang aktwal na bilang dahil mild ang sintomas at marami sa mga nagkakasakit ang hindi sumasailalim sa COVID-19 test. Ang dalawang subvariant ay halos kapareho ang sublineages ng original strain ng Omicron na unang natukoy sa South Africa at Botswana noong nakalipas na taon at nanalasa sa buong mundo.
Sa South Africa, 45% na ng matatanda ang fully vaccinated, bagaman 85% na ng populasyon ang pinaniniwala ang mayroong ding kahit papaano ay immunity sa nakalipas na exposure sa virus. Kat Maraos, UNTV News and Rescue. Diyo sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binatiko si Kim Jong-un ang pagtugon sa pandemya ng North Korea. Bunso nito ay ipinag-utos ng North Korean leader ang pagde-deploy ng mga sundalo upang mabigay ng mga gamot. Nais niyang makatiyak na ang agarang ma-stabilize sa mga supply ng mga gamot sa Pyongyang, ang kabisera ng bansa kung saan nakita ang Omicron noong nakaraang linggo sa mga unang naiulat na kaso ng COVID-19. Pinangangambahan naman ng mga eksperto na lubhang maapektuhan ng bansa na may limitadong medical supplies at walang vaccination program. Dapat nang ipaubaya sa papasok na administrasyon ang pagpapasya sa hiling na dagdag sahod. Ayon sa Chamber of Commerce of the Philippine Islands, marapat na hintayin na munang makabuelo ang bagong liderato bago ipatupad ang aumento. Ipinunto rin ng grupo na posibleng hindi makatulong sa panghihikayat ng mga bagong investor kung itataas ang sweldo ng mga Pilipinong manggagawa na siyang may pinakamalaking sweldo umano kumpara sa ibang Southeast Asian countries. Ipinaliwanag ng National Wages and Productivity Commission na maaaring ma-exempt ang mga maliliit na negosyante sa pagpapatupad ng wage order. Ito ang sagot ng ahensya sa panawagan ng ilang business group na huwag nang isama ang mga maliliit na negosyante sa implementasyon ng aumento sa sahod dahil karamihan sa kanila ay hindi pa rin nakababawi mula sa epekto ng pandemya. Ito ang balita ni Aileen Cerudo. Those that are distressed under restructuring, they should also be exempted because they're barely surviving. If they end up closing, that's worse. Everybody gets laid off. Matapos aprubahan ng Regional Wage Board ang dagdag sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region at Western Visayas Region, umaapela ang isang grupo ng mga negosyante na huwag nang iobliga ang mga nasa micro-enterprises na ipatupad sa kanilang mga empleyado ang aumento sa sahod. Paliwanag ni Presidential Advisor for Entrepreneurship at Go Negosyo Founder Joey Concepcion, maaaring hindi kayanin ng mga maliliit na negosyante ang dagdag bayarin na ito, lalo't karamihan sa kanila ay hindi pa rin naman nakakabawi mula sa epekto ng pandemya. Kaugnay nito, ipinaliwanag naman ng National Wages and Productivity Board na mayroon namang mga maliliit na negosyo ang otomatikong exempted sa wage order gaya ng barangay microbusiness enterprises. Para naman sa mga micro-enterprises sa retail at services, ayon sa NWPC, maaari silang magpasa ng aplikasyon sa ahensya para makasama sa exemption. Ito ang mga negosyo na nasa 10 pababa lamang ang mga empleyado at naapektuhan ng kalamidad at pandemya. Kailangan lamang nila na magsumite ng mga kaukulang dokumento na magpapatunay na wala silang kakayahang dagdagan ang sweldo ng kanilang empleyado. Ito nga ho ay by application, so hindi automatic yung exemption na ibibigay doon sa mga mag-a-apply. On the basis of the documents that they will submit, i-aaralin ho ito ng mga regional boards, pagkatapos they will make a decision whether to grant the exemption or not to grant the exemption depending on the appreciation of the board relative to the documents submitted to the board. Bagaman aprobado na ng pamahalaan ang dagdag sahod para sa mga manggagawa sa NCR at Western Visayas, mailan sa ating mga kababayan ang hindi kontento sa halagang idinagdag ng wage board dahil ayon sa kanila, kulang pa rin ito kumpara sa laki ng kanilang ginagastos araw-araw. Habang ang iba naman ay nagpapasalamat dahil kahit papaano, makakatanggap sila ng pangdugtong sa kanilang pangangailangan. Mahal ngayon ang bilihin eh. Sa pamasahe din, ganun din. Tapos, kikita lang kami hanggang ngayon. Dapat, dagdagan nila, dapat maging regular na lang dapat 750 or 850 isang araw. Maliit, pero wala na tayong magagawa kasi yun lang ang ano nila eh. Sa akin na talagang tingin ko, kukulangin pa rin dito.
Samantala, nanawagan naman ng Trade Union Congress of the Philippines na buwagin na lamang ang wage boards o amyendahan ang Wage Rationalization Act of 1989. Reklamo ng grupo, masyadong mabagal ang pagpoproseso sa mga petisyon ukol sa hiling na dagdag sweldo para sa mga manggagawa. Sagot naman ng NWPC, ipinauubayan na nila sa Kongreso ang desisyon kung dapat na nga bang buwagin ang wage boards. At kami ho ay subscribe to the wisdom of the Congress and the Senate if they find it necessary to revise the existing wage determination structure. Handa namang makipag-ugnayan ang NWPC sa Kongreso kung kailangan pag-aralan ang Wage Rationalization Act. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa ng batas ang pagkakaloob ng night shift differential pay sa mga kawaniin ng gobyerno kabilang na ang mga nasa government-owned and controlled corporations. Batay sa Republic Act 11701 na pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte, dapat makatanggap ng hindi lalagpas sa 20% ng hourly basic rate ang mga empleyadong magtatrabaho kada oras sa pagitan ng alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Sakop nito ang mga kawaniin ng gobyerno anuman ang kanilang nature ng employment. Nakasaad din sa batas na iba pa ang night differential pay sa ibang benepisyo at allowances na natatanggap ng government employees. Hindi naman kabilang sa night differential pay ang mga government employees ng schedule ng office hours ay sa pagitan ng alas 6 ng umaga at hanggang alas 6 ng hapon. Gayun din ang mga nagkakaloob ng serbisyo, lagpas 8 oras at binabayaran na ng overtime pay, maging ang mga government employees ng serbisyo ay required on call o 24 hours a day tulad ng uniform personnel. Epektibo ang batas 15 araw pagkatapos na mainitlahala sa 2 newspapers of general circulation. Isang binata sa Cavite ang nais na magtuloy-tuloy ang dialysis treatment ng kanyang nanay. Uli na nasa sa ama. Ngunit lagi niyang sisikapin sa awa at tulong ng Diyos na maging karamay ni nanay. Sobrang mahal na mahal po. Dahil nag-iisa na lang po siya. Wala na pong ano. Dahil siya na lang yung nag-iisang magulang namin. Kaya sobrang mahal na mahal po namin ang nanay namin. Lahat po gagawin namin para sa kanya. Lahat ay gagawin ng isang nagmamahal na anak para sa magulang na may sakit at sa kanila na lamang umaasa ngayon mula nang pumanaw ang kanilang tatay na atang kay Gilbert ang responsibilidad na maging haligi ng kanilang tahanan. Bukod pa sa kanyang sariling pamilya. Halos sabay lang din po sa pagkamatay po ng tatay ko. Magkasakit na po yung nanay ko sa pagdadialysis nga po. Dalawa ko pong ates, wala po dito. Nasa Maynila po. Kaya totally po, ako po yung mismong tumatayo yung padre de pamilya dito sa bahay namin. Kasama ng nanay ko. Sobrang hirap po. Kagaya ko po na may 4 na anak. Pero meron naman pong katuwang yung ate ko nga po. Pero minsan din po kinakapos din talaga. Kaya tutulungan na lang po lang din kami ng magkakapatid po. Dati ko po delivery po ako ng mga maintenance na gamot po. Kaso natigil po kami. Nawalan kami ng stock. Kaya ngayon, nag-ano na lang muna po. Yan, sa tinda-tinda po. Tapos yung nagsa-sideline po ng drive sa mga ano, pag may tumatawag po sa akin. Tapos sa business namin, na pagtitinda ng ulam. Mayroong mga kaibigan na tumutulong sa akin na, uy, ganito, pasok ka sa ganito. Salamat sa Diyos kasi nga po,
may mga kaibigan po akong umaalalay sa akin. Panalangis sa taas po para magampanan ko yung ano ko. Magkaroon po ako ng lakas ng loob at matulungan ko yung nanay ko. Salamat po sa Diyos. Masayang masaya po kasi natupad po yung kahilingan ko na magkaroon ng dagdag puhunan at sa kaunting tulong sa gamot ng aking nanay sa pagdadialysis po. Maraming salamat po sa Diyos. Malaking dagdag na tulong po sa amin yun sa pamilya ko, lalo-lalo na po sa nanay ko. Masayang masaya po ako at nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Malaking bagay po ito para sa amin. At ito po'y makakatulong po talaga. Maraming salamat po sa Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa anak ko at sa Panginoon na binigyan po ako ng anak na nag-aasikaso po sa akin. Ano ko po, dahil wala na nga po akong asawa, sila na po yung aking ano, katulong, katuwang sa buhay. Kaya maraming salamat po sa Panginoon. Makararanas ng 2 linggong water service interruption ang mga customer ng Maynilad na nagsimula ngayong araw at tatagal hanggang sa June 1. Kaugnay nito, dumaraing ang mga residente sa mga lugar na apektado ng service interruption, lalo na ang mga negosyante na nakadepende ang operasyon sa supply ng tubig. Ito ang balita ni JP Nunez. Kailangan mag-ipon na lang talaga, mag-ipon na lang ng tubig para pag walang tubig, siyempre may nakahanda ng panghugas. Naghahanda na ng mga drum at container na pag-iimbakan ng tubig ang ilang mga karinderya sa Quezon City matapos na mabalitaan na magpapatupad ng 2 linggong water service interruption. Sa abiso ng Maynila, tatagal ng 2 linggo ang ipatutupad na service interruption na nagsimula ngayong araw at tatagal hanggang sa June 1. Kabilang sa mga lugar na apektado ang Caloocan City, Makati City, Malabon City, Maynila, gayon din ang Navotas, Paranaque, Pasay, Quezon City at Valenzuela, gayon din ang ilang parte ng Bulacan. Paliwanag ng Maynila, masyadong tumataas ang demand ng tubig sa ngayon lalo na tuwing umaga, kaya't mangangailangan sila ng mas mahabang oras upang makaimbak ng tubig sa planta na siyang isusupply sa mga residente. Iiral ang service interruption mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Dumadaing naman ang ilang mga residente lalo na ang mga maliliit na negosyante na nakadepende ang operasyon sa supply ng tubig, gaya na lamang ng mga karinderya. Usually talaga naghuhugas kami ng mga gulay, ng mga karne. Mag-start kami alas 3 ng madaling araw o hanggang alas 10 ng umaga. Mag-prepare kami madaling araw, naghahanda na po kami. Hanggang mag-close kami, kailangan namin tubig kasi panghugas ng plato, ganun. Okay lang yung sa inumin kasi may magagamit naman, may mabibili naman. Yung sa panghugas, mahirap yun. Nangako naman ang Maynilad na magde-deploy sila ng mga mobile water tanker na mag-iikot upang makadagdag sa imbak na tubig ng mga apektadong residente. Pinapayuhan naman ang mga maapektuhang residente na mag-imbak ng tubig sa mga oras na mayroong supply. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
target ng Department of Education Region 11 ang 100% participation ng mga paaralan sa face-to-face classes sa susunod na school year. Dahil dito, patuloy ang panawagan ng lokal na pamahalaan sa mga magulang na pabakunahan na ang kanilang mga anak kontra COVID-19. Ito ang balita ni Marisol Montaño. We are doing a lot of effort to convince all na as much as possible mag-submit na kita for the face-to-face class. Of course, taking into consideration, very, very strict consideration, the implementation of the health and safety protocols. Kaya even up to now, we're still under COVID problems. And that's why ang DepEd has issued kung school safety and assessment tool. Nasa 1,410 sa 2,200 pampublikong paaralan lang ang nagsasagawa ng limited face-to-face classes sa ngayon. 27 naman mula sa 478 pribadong paaralan sa rehiyon ang participating schools. Ito ay halos 64% lamang sa kabuuan ng mga paaralan sa rehiyon. Karamihan sa mga paaralan, lalo na sa mga private schools, ay hindi muna nagbukas dahil malapit nang magtapos ang school year ngayong taon. Umaasa ang DepEd na madadagdagan pa ang bilang na ito sa susunod na pasukan. We really target that all schools in the country or in Region 11 should be embracing the face-to-face already. Again, taking consideration all the strict policies, regulations of health and safety protocol. Patuloy din ang panawagan ng Davao City COVID-19 Task Force sa mga magulang na pabakunahan na ang kanilang mga anak kontra COVID-19. Bagaman hindi requirement ang bakuna sa isang mag-aaral, hinimok pa rin ang mga paaralan sa pagsasagawa ng vaccination program. Aniya, hindi pa gaano responsable ang kabataan sa pagsunod sa mga guidelines at minimum public health standards, kaya mahalagang may dagdag silang proteksyon. If I am the parent, sir, no, pabakuna gid ako kung anak, sir, now that we are entertaining the idea of face-to-face, kay duoy ko mabihain gid sa protection imong anak kung walay bakuna. Samantala, sang-ayon naman ang ilang mga magulang sa lungsod na pabakunahan ang kanilang mga anak. Uyon ko na pabakunahan ang akong anak karong moabutay na face-to-face classes, kay alang-alang nga pud na sa ilang protection na maskin makahalubilo sila ng mga line. Mga bata, mga classmate nila, eh protektado sila o nasila'y depensa sa mga sakit. Para sa ko, pabor ko nga po ang anak babakunahan sa maabot nga face-to-face classes tungod ugalan sa iyang kaayuhan na para maproteksyonan siya laban sa COVID. Umaasa ang lokal na pamahalaan sa kooperasyon ng mga magulang para makaiwas sa COVID-19 ang kanilang mga anak. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balik na ulit sa 5 araw na pasok ang mga kawanis sa Iloilo City Hall. Bunso nito ay normal na rin ang pagpaproseso ng transaksyon ng publiko. Ito ang balita ni Lalin Moreno. Balik na kita kay ina sang aga alas 8 na amon nga aton nga flag ceremony. We go back. Do amon na ni gusto sa mayoriya nga makabalik kita para nga daw amon ni naandan sang aton tanan nga pumuluyo. Tinapos na ng lokal na pamahalaan ng Iloilo City ang halos 2 buwan na 4-day work week arrangement dahil sa pakiusap ng mga empleyado. Kung dati ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon ng office hours sa City Hall, ngayon balik na ulit ito sa 8 a.m. hanggang 5 p.m. Ayon kay Iloilo City Mayor Jere Treñas, malaki ang naitutulog sa mga empleyado ng 4 na araw na pasok dahil nakatipid sila sa pamasahe at iba pang gastusin. Nagkaroon din sila ng mahabang oras sa kanilang pamilya at ang ilan pa ay sinamantala ang panahon para magbakasyon. Ting iban galikramo kay ti mandula ng ilang nga 3-day weekend, no? Kay ting iban nagagwa kun din sila ang iban nga taga probinsya nagapululi sa ila probinsya, but anyway nag-enjoy naman tong iban, kadamo na nakabakasyon, no?
At dahil regular na ang work setup, normal na rin ang oras ng transaksyon ng publiko sa mga tanggapan sa City Hall. March 28, sinimula ng 4-day work week arrangement sa City Hall dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Hindi nasakop ng naturang work arrangements ang opisina ng Public Safety and Transportation Management, City Health Office, Government Beautification Program, General Services Office at City Engineers. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagdadalamhati ngayon ang Estados Unidos kasunod ng racist mass shooting sa isang New York store. Samantala, isang gunman din ang umatake sa isang Southern California church araw naman ng Linggo. Ito ang balita ni Marie Peñaranda. This is what Buffalo does. This is what New York State does. We step up. Anyone else who dare break the security that every citizen is entitled to make them feel victimized, you've just picked a fight with 20 million New Yorkers, because we will continue to stand up, because an attack on one is an attack on all. And this was no other way to describe it than white supremacy terrorism. It's racism, it's hatred, and it stops right here in Buffalo. This is the last stop you're going to have, because we are coming after you. Isang vigil ang isinagawa ng mga residente sa Buffalo, New York, USA, kasunod na nangyaring pamamaril sa isang grocery store sa lungsod ngayong weekend. 10 ang patay sa insidente at 3 naman ang sugatan. 11 sa mga biktima ay African Americans. Ayon sa mga otoridad, arestado na ang 18 taong gulang na gunman at iniimbestigahan na ang pamamaril bilang isang hate crime. Kinundi na naman ni New York State Governor Kathy Hochul ang insidente at tiniyak ang pagpapanagot sa responsable sa karahasan. Batay naman kay U.S. President Joe Biden, magtutungo ito sa Buffalo sa Martes para makiramay sa komunidad. Samantala, rumispondi naman ang Orange County Police sa naganap na shooting sa isang simbahan sa Southern California kung saan isa na ang kumpirmadong nasawi. 4 ang nasa critical na kalagayan habang 1 ang nagkaroon ng minor injuries. Ayon sa mga pulis, edad 6 na po ang suspect at nagpapatuloy ang investigasyon upang malaman ang motibo ng suspect o kung ito ay isa ring hate-related incident. At about 1:26 p.m. this afternoon, a male subject opened fire here at the Geneva Presbyterian Church in the city of Laguna Woods. We believe a group of churchgoers detained him and hogtied his legs with an extension cord and confiscated at least 2 weapons from him. He was detained when the deputies arrived. Marie Peñaranda, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naka-4 ng gintong medalya ang 2-time world champion na si Carlos Yulo sa Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Samantala, isang gintong medalya rin ang nasungkit ni Merwin Tan sa larangan naman ng bowling. Mula sa Vietnam, may live report si Lineth Bahe live. Lineth, sa anong kategorya itong nakuhang ika-4 na gintong medalya ni Carlos Yulo at ilan na ba ang total medals ng Pilipinas? Monica, wagi na naman ng gintong medalya ang atletang Pinoy na si Carlos Yulo sa men's vault finals sa isinasagawang 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. 4 na gold medal ang nakuha ng Pilipinas mula pa lamang sa Filipino superstar gymnast. Samantala, pagkatapos naman ng 11 taon, tinapos ni Merwin Tan ang gold medal draw sa bowling ng Pilipinas sa SEA Games. Wagi ito sa men's singles event. Ang tagumpay ni Tan ang una para sa Pilipinas simula nang manalo sa kaparehong sports event si Frederick Ong noong 2011 sa Jakarta. Wagi rin ang Team Pilipinas sa iba pang sports event na isinasagawa ngayong araw. Silver medalist si Aris Toledo sa men's decathlon. Samantalang bronze medals ang nakamit ng men's tennis team, athletics team, wushu team at fencing team ng Pilipinas. Nanaig naman ang national women's beach volleyball teams ng bansa laban sa Malaysia.
taob din ang Indonesia sa Gilas Pilipinas Women's National Basketball Team sa score na 93-77. Batay sa Philippine Olympic Committee, mayroon ng 20 gold, 28 silver at 42 bronze ang Pilipinas sa SEA Games. Umaasa naman si Philippine Sports Commission Chairman William Ramirez na dadami pang medalyang masusungkit ng Pilipinas sa 11 Nation Biennial Meet. Hindi bababa sa 18 million pesos na halaga ng cash bonuses ang matatanggap ng mga atletang Pilipino na SEA Games medalist ayon sa nakasaad sa Republic Act 10699. Samantala, panalo naman ang Gilas Pilipinas laban sa Thailand sa katatapos na laro sa men's basketball team na may score na 76-73. Monica? Congratulations sa lahat ng mga atletang Pilipino. Maraming salamat, Lineth Bahe, live mula sa Vietnam. Nanawagan ang Metropolitan Manila Development Authority sa mga motorcycle rider na gamitin ang motorcycle lay-by area kapag umuulan. Nagdudulot kasi ng trapiko ang pagkukumpulan ng mga nakamotorsiklo sa ilalim ng mga footbridge kapag umuulan. Daing naman ang isang grupo ng mga motorcycle rider na walang sila ng masisilungan, partikular na sa EDSA, bunsod ng ipinatupad na EDSA busway. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. live. Asher, saan ba makikita itong mga motorcycle lay-by area na itinayo ng MMDA? Dun sa ilalim ng mga flyover, karaniwang makikita itong mga motorcycle lay-by. Itinalaga ang mga ito bilang lugar na masisilungan ng mga motorcycle rider kapag bumubuhos ang ulan. Isa ito sa mga hakbang na ginawa ng Metropolitan Manila Development Authority upang maibsan ang mabigat na trapiko kapag umuulan. Paliwanag ni MMDA Director for Traffic Management Engineering Center, Naomi Resho, sinasakop kasi ng mga riders ang isang lane kapag nagkukumpulan para sumilong sa ilalim ng mga footbridge. Ang isang nakikita namin na problema is kapag umulan, yung mga nakamotorsiklo, dami na natin motorsiklo ngayon, halos doble ng pre-pandemic yung volume ng motorcycles natin, eh sumisilong sila sa ilalim ng mga flyovers at saka ng mga footbridges. Bunsod nito, hinimok ng MMDA ang mga motorcycle rider na gamitin ang mga motorcycle lay-by na mga itinalagang lugar para kanilang silungan kapag bumubuhos ang ulan. Kunyari, inabot ng ulan, yung nakamotor, wala siyang pangsangga sa ulan, wala siyang raincoat, pwede siyang sumilong muna doon sa mga lay-by na ginawa ng MMDA sa mga ilalim ng mga flyovers. Nilagyan namin, inayos namin yan, nilagyan namin ang mga road signs, and kahit gabi, maliwanag yan, nilagyan namin yan ng mga solar-powered lights. Ayon naman sa Motorcycle Philippine Federation, mahalaga ang mga bay area na ito sa kanila lalo kapag tag-ulan. Kaya naman ganoon na lang ang kanilang pagkabahala nang mawala ang iba nilang masisinulungan sa Center Island ng EDSA matapos ipatayo nga ang EDSA busway. Talagang kailangan ng motorcycle bay. Unang-una, hihinto yan pag nagsuot ng raincoat. No? Agree ako doon sa mga motorcycle bay ngayon. Pero yung motorcycle bay natin ngayon, dinadaanan na ng bus lane, hindi na kami makapasok. Lalo na dyan sa EDSA. Doon pinapayuhan ng MMDA maging ng mga naunang grupo ng mga motorcycle rider, mga kapwa nila mga nagmomotorsiklo na magdala ng raincoat para sa kanilang proteksyon kapag tag-ulan at maiwasan na rin ang mga ganitong klaseng aberya. June. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. nag-uulat mula sa Quezon City. Inihayag ni Presumptive Vice President Sara Duterte na wala siyang irerekomendang personalidad na makakasama sa gabinete ni Presumptive President Bongbong Marcos Jr. Samantala, sinabi rin nito na plano niyang magtayo ng Vice President Satellite Offices sa iba't ibang lugar sa bansa, oras na maluklok bilang Vice Presidente. Ito ang balita ni Janice Enjente, live.
Janice, ano ba ang mga paghahanda na ginagawa ni Mayor Sara Duterte sa oras na ganap na siyang maiproklama bilang bagong presidente, bagong vice-presidente? June, aminado si Presumptive Vice President Sara Duterte Carpio na naiilang siyang pangunahan ang paghahanda para sa gagawing transition sa pagpasok ng bagong administrasyon dahil hindi pa siya ganap na naiproklama bilang bagong vice-presidente ng bansa. Gayunman, sinabi nito na patuloy ang ginagawa nilang koordinasyon para maging handa sa mga bagong trabaho na kanilang gagampanan pagkatapos ng proclamation. Kasama rin sa pinaghahandaan ngayon ni Mayor Inday Sara ang turnover o inauguration para sa mga bagong halal na mga opisyal sa lungsod ng Davao City. We are planning already ang atoang oath-taking and Thanksgiving para diri sa atoang mga leader sa Davao City. So ang amuang gitanaw is idungano na lang nato. We are also waiting for the proclamation. Walay gihatag na date, no? Sa tinuod lang, maikog yung kung mulihok sa transition on the national level tungod kay wala manggoy proclamation. Basig mo ingon raon niya sila. Kapamati ba niyong bayhanan niya nga? Kadali-dali man. Sa kanyang special hour live stream kanina sa kanyang Facebook page, sinabi ni Mayor Inday Sara na wala siyang irerekomenda na sinumang personalidad para makasama sa bubuoing gabinete ni Presumptive President Bongbong Marcos Jr. Sinabi nito na tiwala siya sa kung sino man ang itatalaga ni BBM at kasama umano sa tiyak na ikukonsidera nito ay kung sino-sino ang may kakayahan na ipagpatuloy ang mga napasimulan o napasimulan na ng Duterte administration. Wala po tayong recommendations nga gihatag kay President Marcos because there is a search committee. Yes. And mauka na ang purpose no sa search committee sa team ni Bongbong Marcos is to look for the people na sa tan-aw niya maoy angay nga i-appoint para maduso ang of course number one ang continuity sa administration ni President Duterte and kung unsa ang vision ni President Marcos para sa ato ang nasod. Samantala, inilahad rin ni Mayor Sara na kasama sa kanyang mga plano ang pagpapatayo ng Vice President Satellite Offices sa iba't ibang lugar sa bansa. Layo nito na mas mailapit pa sa mga komunidad ang tanggapan ng Vice Presidente kung saan maaaring idulog ng mga mahihirap nating mga kababayan ang kanilang mga pangangailangan. Ayon sa Presumptive Vice President, may mga nais itong gawing proyekto sa ilalim ng Office of the Vice President na bukod sa mga programa na kanyang gagawin sa Department of Education. We intend also to roll out the projects under the Office of the Vice President nga dili siya under sa Department of Education. Naapamantay lain pong gustong buhaton nga tabang sa ato ang mga komunidad. Ang opisina sa Vice President ang makabuhat ni Ana. Samantala, sinagot rin ito ang mga tumutuligsa sa pagtatalaga sa kanya bilang susunod na kalihim ng Department of Education na iniuugnay sa usapin ng Reserve Officers Training Corps o ROTC. Diretsong sinagot ni Duterte Carpio na walang koneksyon sa basic education ng implementasyon ng ROTC. Walay koneksyon po. With regard to ROTC and Department of Education, remind lang ko sa tanan mga bright that the Department of Education is all about basic education plus ALS. Yes. So it has nothing to do with ROTC. June, sinabi rin ni Duterte Carpio na hinihintay na muna nito ang proklamasyon bago niya i-detalye ang mga plano niya sa Education Department bilang susunod na kalihim ng kagawaran. Pero una na niyang sinabi na sang-ayon siya na ibalik na ng tuluyan ang face-to-face classes para formal nang makapag-aral ang mga estudyante. Balik sa iyo, June. Maraming salamat. Janice Inente nag-uulat mula sa Mandaluyong City.
At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo 6:15 na nagsasabi, "Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.